Roma, 11th chapter. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa ay pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyos ang Sibaal. Ganoon din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Ano ngayon? Hindi nakamta ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba, tulad ng nasusulat. Binigyan sila ng Diyos ng makurol na diwa, mga matang hindi makakita, at mga tainang hindi makarinig, hanggang sa panahong ito. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumago nawa ang kanilang mata nang hindi sila makakita at sila'y makuha sa hirap habang buhay. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuhay? Hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Dahil ako'y apostol para sa inyo, ipinagmamalaki ko ang aking katungkulan. Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Hudyo at nagsagayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Kung ang pagkatakwil sa kanila ay naging daan upang ipagkasundo sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, kayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, kayon din ang mga sanga nito. Kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo at ikaw na sanga ng olibong ligaw ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Totoo iyan. Pinutol sila dahil hindi sila sumasampalataya. Ngunit ikaw naman ay nananatili sa puno dahil sa iyong pananampalataya. Kaya't huwag kang magmalaki. Sa halip ay matakot ka, sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? Dito'y nakikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa kanya, subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo may puputulin din. Ang mga Hudyo'y idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos.
Kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw, ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na ito'y salungat sa kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga talagang sanga nito. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Magmumula sa Sion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Noon, kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos. Nang sa kayo'y maranasan din nila ngayon ang kanyang habag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di mataro ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen.